So, ngayon is yung multiplicative inverse o yung sinasabi nilang linear congruence, modulo linear congruence in one variable. So, yun yung magbibigay ka ng magta-trial and error ka ng mga multiples ng trial and error ka ng mga multiples denoted by x and then kung congruent siya doon sa given mod. Okay? So, ang clue dyan is pag dinivide mo siya sa mod, yung number is dinivide mo sa mod, ang remainder is 1. Because it is defined as any integer. It is an integer which is yung ax niya is equal or congruent to 1. So, pag 1 yung remainder niya, kasi ang modulo naman is concerns with the remainder. Kung ang remainder niya ay 1, congruent yon. Pag hindi 1, hindi siya congruent. So, yon yung mga importante na pag-aralan natin ngayong araw. No? meron pa ulit, meron pa ulit. Modulo, ano. Actually, bago ako matulog kagabi, meron pa rin akong mga tinitignan. At I found it in the stream. Kasi yung mga ComSci and IT graduates, na halimbawang napunta sa bangko, nagtatrabaho sila sa IT department ng mga bangko, at ang isa sa kanilang pwedeng trabaho is computer security. Isa itong modular arithmetic sa pinag-aaralan nila dahil sa ano, ito yung ginagamit sa cryptography. So, ito yung mga natututunan nila, tinuturuan sila, ginaguide sila how to use modular arithmetic in cryptography. So, yun yung ginagawa nila. So, ito yung mga fundamentals na natututunan nila, itong multiplicative inverse, aside from yung operations ng modulo arithmetic na nagawa na rin natin dati. So, yun lang po.